Hello guys, this is Annie Ulula. Welcome to my channel. Ang video na ito ay aking tatalakayin ang ginamit kong rejuvenating set ni Sam Brilliant. At ito po ang nangyari. Still look not good in all over the face. No? Kaya nagkaroon na. Ito sa itim yun. Karoon ako din sa taas. Sa taas nito. Kaya may tingling yan. Yan. Nagkaroon ako ng mga dark spot. Yan. May itim dito. Yan. Meron pa nga akong konti na tila. Yan. May itim dito. Anal po yan. Yan. Dito. Nagkaroon ako sa sentido. Dito sa aking nose bridge ko. Saka dito sa noo. At dito, yung mga site na yan, yan po talaga pala ay site ng mga pekas kung saan talaga usually nakikita yung mga melasma, dark spot. Diyan po talaga ang area nila. So, dun ko nalaman na hindi siya ordinary. O, hindi siya ganun kadali. O, hindi siya ganun maiignorin mo siya. O, hindi pala siya mawawala. So, dun ako natakot. Nag-research ako ano ang dahilan bakit ako nagka-dark spot. So, inalam ko yung mga ingredient na nakapaloob dito sa set na to. So, which is, itong soap naman, ito ay pampaputi. No? Pampaputi ng mga dark spot mo, sa mga wrinkles, nakakatulong siya. At antifungal naman siya. So, ito ay kojic acid. So, hindi siya nakapag-paitim ng mukha ko, no? Ito namang rejuvenating facial set niya. O yung sunscreen niya. Natapon ko na kasi yung nakalagay dito na sunscreen. Natapon ko yung nilagyan. Ito naman sunscreen. Ito po ay nakakatulong din na pagpapaputi. At protection to mag-damage ka mula sa araw. So, hindi ito yung nakasira ng face ko. So, hinanap ko siya. Ito namang rejuvenating facial cream. Pero, nagbibigay din po ito ng irritation si skin. Pero, hindi siya ganun katapang para madali niya yung mukha ko. Ang nakasira po talaga sa akin sa mukha ko ay ito sa aking pananaliksik, sa aking mga pag-research. Dahil ito ay toner na mataas sa alcohol. Which is, ang alcohol po ay meron, ang aking balat ay merong allergic reaction regarding sa alcohol. Any kind of alcohol. Nagkakaroon ako ng rashes o pamumula pag nadadirekto sa skin ko yung perfume na mataas sa mga alcohol, pag in-spray ko siya dito, mamumula na lang siya. O, ilalagay ko siya. Kaya madalas na ang pabango ko, nilalagay ko siya sa damit. O kaya kulong lang yung bibilhin ko kung gusto kong ipahid siya sa balat ko. So, very light lang yung alcohol na tinatanggap ng balat ko. Pero pag matapang na siya, nai-irritate na talaga yung skin ko. So, nung nalaman ko na, yun po yung tama, no? Alamin nyo, alamin natin kung ano yung sanhi ng pagkakaroon natin ng pekas. So, dahil nalaman ko na ito yung problema ko, so, init siya eh. So, na-irritate siya sa alcohol. So, nasunog. So, yun yung nangyari. Nasunog siya. Yun yung nakikita ko eh. No? Sinunod ko yung instruction at first. No? Nilagay ko yung sabon ako. Alos, kahit mahapdi na yung mukha ko after 2 to 3 days, naramdaman ko na yung hapdi, tinutuloy ko pa rin. So, hindi ko na sinunod yung 3 minutes, binlawan ko na siya, hindi ko na siya mahawakan, sinusunod ko lang, tubig na lang yung, basta yung tubig dumaloy na lang sa mukha ko, enough na yun. So, alis ko na siya, then, ang sinunod ko na yung toner ko. Ito, pag naglagay na ako ng toner, doon na siya mamumula. So, nakabasta na akong humarap sa aircon. Pero hindi ko maramdaman yung update. Hapdi talaga siya eh. So, hindi kakayanin. At first, hindi ko talaga kakayanin na maramdaman ko yung hapdi. Humaharap muna ako sa aircon. Tapos, pagka pula siya, pulang-pula na siya, nalagyan ko pa siya nito. So, nag-i-start na pala siyang ma-irritate yung skin ko. Dadagdagan ko pa ng isa pang additional na magpapa-irritate pa siya ng skin ko. Itong yung facial cream ng night cream niya. So, lalo siyang namula. So,
Yung pagkapulan na yan, ito na lang yung pinakahuli na nilalagay, ito yung sunscreen. Ito yung sunscreen, meron po itong strawberry extract and cucumber extract, no? Yung fruit extract nito, meron po itong antioxidant. So, pag nilalagay mo na siya sa skin mo, ang lamig na ng pakiramdam mo. Siyempre, yun po yun, ito lang po yung nakakapagtulong para yung sakit o habdi mo ay maibsan ng kahit pa paano. Kasi siya yung tumulong, no? Kaya kailangan meron ka nito. Kung gagamit ng set, huwag po kayong gagamit ng rejuvenate na wala po kayong gagamitin na sunscreen. Kung naubusan po kayo, bumili mo muna kayo at huwag nyo agad itatry siya. Doon po nasisira ang skin kapag wala po yung ganitong. Mas nasisira po ang skin kapag wala po yung sunscreen na gagamitin. Kasi ito po yung magpapa-ease ng katawan mo, or ease ng balat mo from irritating. So ginawa, sinunod ko siya hanggang sa namalayan ko. Ang ganda naman niya eh, no? Nag-glow siya. Ang ganda ng appearance ko sa gabi after ko maglagay ng cream. So, after 10 or 12 days, gumaganda na siya. So, pagdating lang sa umaga, para akong alien kasi nagbabalat pa siya. Tapos yung mata ko, iba na yung isang malaki, yung isang maliit. So, okay lang yun. Tapos, gayon maglagay ulit ako ng cream. Maganda siyang tignan eh. Pero hindi ko lang namalayan o hindi ko lang in-ignore ko kasi at first yung nakikita ko dito, I thought hindi pa tapos yung peeling. Kaya andun pa siya. So, yan po yung nangyari. Akala ko hindi pa tapos yung peeling. So nilalagay ko pa uli yung cream niya, dun ko ba dinadamihan. So habang dinadamihan ko siya, hindi ko alam na mas lumalala pala siya doon. So yun na. Na-freak out na talaga ako. Doon na yun, nalulungkot na ako na, oh my God, anong gagawin ko dito? So, yun na. Nag-alam na ako, nag-research na ako, nanood na ako ng mga YouTube ng isang mga dermatologist. Doon ako nakinig kung anong dapat gawin patungkol sa problema ng mga pecals or melasma or anything na dark spot katulad ng sinapit na mukha ko. So, eto na, sa pag-research ko, meron pa akong nasumpungan, no? Ayan. Sa pagsusumpong ko, ayun, sa pag-research ko, napagtanto ko yung gamot na mas nabisa sa lahat ng nag-gathered ako ng mga gamot. Ito po yung hydroquinone. Although, itong toner nito may hydroquinone na siya. Pero ang taas ng content na nilagay nila dyan, kaya mas na may hydroquinone at retinoin siyang nakasama dyan, kaya mas na-irritate yung skin. So ito, bumili po ako ng hydroquinone. Dapat to 2% ang, kung mabibili nyo, dapat 2% lang. Kaso nabigay sa akin 4%. So naisip ko, okay, tanggapin ko na to, kaysa wala. Ang ginawa ko na light lang yung nilagay ko. So, ang paggamit po ng hydroquinone ay sa gabi lang po ilalagay, no? Pagkatapos niyo pong mag-wash ng face niyo ng ordinary soap, tapos Askinol. So, patuyuan niyo muna yung Askinol. Lagay niyo na po ito. Doon lang po sa affected, yung apektadong area lang niyo. Ilalagay yung hydroquinone. So, manipis lang siya. So, dito ako nagkaroon. Dito, nilagyan ko siya. Dito. Ayan. So, nilalagay ko yan. Pagkalagay ko, 10 to 20 minutes, hihintayin ko siyang matuyo. Mga 10 to 20 minutes, yun lang naman yung pinaka-maximum. Matutuyo naman talaga siya eh. Ah, may ginagawa ka, malayo mo yun, no? Wala na yung cream na, hindi mo nakikita yung cream na makapal. So, na-absorb na niya. Hintayin niyo muna ma-absorb bago kayo maglagay ng kung ano-anong gusto niyo, palbo o makeup or another cream. So, nilagyan ko siya. May sunblock ako nabili noon. Hindi ito, kasi naubusin na ako ng sunscreen yun. Hindi mo na ako talaga gumamit ng mga brilliant product eh. Nag-stop talaga ako nun. So, gumamit ako ng ibang sunblock. So, gumamit ako nyan. Tapos, yung aking pants na ginagamit ng aking daily routine. Yun muna yung ginamit ko. So, ito, tatlong lang. Ito, yung sunblock ko, at saka yung pants lang ko. Yung ginagamit kong daily routine for a while, no? Then, 2 to 3 weeks, nakikita ko na siya, nagla-lighten na po yung aking palette.
nag-transfer na siya. So, nagkakaroon na ako ng pag-asa. Medyo humingiti-ngiti na ako. Oh my God, salamat naman at nagbabalat na siya. So, hindi na rin po ako, napapansin na rin ako ng kasama ko na pumuputi na yung ganito. Hindi na rin nakikita yung itim. Doon ito pa, nakikita nila. Mas ano to eh, mas maitim mo dito sa area ng to. So, hindi ko okay lang yan. At least nakakaharap na ako sa tao na okay lang. Hindi nila papansin na yung mukha ko kung anong meron. Kasi magtatanong sila. Ayoko nang ganon. Hindi magtatanong bakit kung ano nilalagay mo yan. Kaya nagkaganyan ka. Di ba? Ganon. So, tahimik lang ako. So, okay na yan sa akin. Medyo nagbalik-balik na ng konti yung face ko. So, after 3 weeks, inalis ko na muna si hydroquinone. Pinalit ko na uli. Binalik ko na itong si kojic acid. Ito si kojic acid. Binalik ko siya. Yun, natitirang kong kojic acid. Meron pa po ako natitira. Yun ang ginamit ko. So, ginagamit ko siya morning and evening. So, ginawa ko na rin yung 3 minutes. Ini-stay ko talaga muna siya sa face ko. Since ito po yung nakakapagpaalis ng dark spot. So, ini-stay ko siya ng 3 minutes. Sinunod ko yung instruction niya. So, yan din ginagamit ko. At itong sunscreen. Yan, ginagamit ko na siya. Hindi ako gumagamit ng toner or eskinol. Pagka hilamos ko, ito na ho ang ginagamit ko. Si sunscreen. May time na gumagamit lang ako ng cream. Pero ito yung madalas na. Ito na talaga. Hindi ako gumagamit ako nito sa tanghali, gabi, saka umaga. Hindi 3 times a day ako. Doon hindi ako lumalabas ng bahay. Dito lang ako sa bahay. So, nakatulong din siya. Kalimutan nyo na lahat. Huwag yun ang gamitin si Koji. Huwag yun ang gamitin yung mga ibang product ng hydroquinone. Huwag lang pong mawala ito sa listahan ninyo para mapaputi kayo. Huwag nyo ang aalisin itong sunscreen. Ito po ay mayroong SPF 30. So, mas mabisa po ito na gamitin ninyo daily. Saka ito, mayroon na moisturizer na rin po ito eh. So, namo-moisturize din niya yung mukha mo. Maganda po yung product ng Brilliant ng sunscreen. Yun na lang po yung, nagustuhan ko sa product niya. Na minintain ko. Na meron siya kasi moisturizer na nafe-feel ko yung ano na yung pumuputi na rin siya, nabimintain niya na yung kaputian niya, tapos nalalighten na rin niya yung dark spot ko. And that's it guys. Thank you so much for watching. Do like and subscribe to these channels and click the notification bell para lagi kayo notify sa aking mga bagong videos.